Pero Facebook, YouTube, meron naman tayo dyan. And eto na nga, Blacklist versus Geek Fam ang magkalaban dito sa ating lower bracket round number 2 na yata to, o semi-finals. O, ne, quarter-finals pa lang. Quarter-finals pa lang yan. Nasa lower bracket pa tayo, Loe. Tama, tama, tama. And ayun na nga, dire-diretso tayo rito, guys. Inaayos na. Inaayos naman. Maayos na yun sa amin. Inaayos naman. Sa mga besi ko, di ko alam. Bahala na. Wala, inabot na yan. Yung sa mga besi, inabot na yan for sure. Mm-hmm. Sobra polvo mo, hindi maputi lang yung ano, yung ilaw namin dito. Pero ito na nga, guys, no? Ang ating bakbakan. Eh, Kimo, sino pa naman mag-aakalang mag-aharap na kagad itong Blacklist and Geek Fam sa lower bracket pa? Eh, wala. Yung dalawang nasilat na to, eh. Uh-huh. Yung Geek Fam kahapon natalo dun sa may upper bracket. Itong Blacklist nung isang araw pa to, natalo. Eh. Natalo? Nadali nung IH ito, eh. Kahapon din. Kahapon din ba yun? Oh, ayun nga pala, kahapon IHC din pala. Nung umaga. Umaga kasi. Tama, tama. Ang aga kasi. And kanina naman, nanalo naman sila against G2IG. Easy 2-0 yun. Easy 2-0. Merong silang momentum dito ito sa kanilang bakbakan against Geek Fam. Pero ito na naman, yung open na ended pick ng Geek Fam, Batrider versus Spirit. Hindi mo alam kung saan nila ilalagay yan. Pero ang kanilang sagot dito ng Blacklist Rivalry, Chen ni Barlo, nakikita natin nakita yan. Nakita ko yan, nakita natin. And then Techies naman ni Teams. Ako yung Chen, lagi ko nakikita yan. Kasi yung kasama ko nung nakaraan pa si Toots, eh. Panay Chen. Puro Chen yan, eh. Panay Chen, eh. Hindi, madaya kasi talaga yung Chen ngayon. May last niya kasi, kumbaga parang no? Yung hero kasi, nakabuo siya ng team item, eh. Parang siya yung nagiging team item user, like mag-blablads, mag-fa-five. Siya yung dating offline, eh, no? Oo, mag-drums, no? Mm-hmm. So, parang, as long as kasama mo siya, with pets pa na may aura, di ba? Mm-hmm. Parang ang lakas niya, eh. Sipin mo, no? Ang natitira na lang sa tournament po natin, guys, yung AR saka IHC nasa upper bracket. Waiting yun, eh. Waiting yung Talon, waiting din kung sino yung mananalo rito, makakalaban nila. Mm-hmm. So, mainit talaga at hindi natin ini-expect yung talo ng IHC dito, ha? Yung IHC hindi ko ini-expect. Yung talo, ini-expect ko na parang papasok ng third kasi yun, una, eh. Kasi una kasi G2IG, eh. Akala mo kasi G2IG, eh, di ba? Hindi, nung nakita ko yung laro ang kahapon ng G2IG, na wala na ako ng diwala. Okay na, alam na. Matik na yun. Pero ito na nga, guys. Apat na teams na nga alam po yung matitira after ngayong series na ito. Ngayong gabi. Ngayong gabi talagang buo. Talagang ganun. Laglagan portion na. Geek Fam and Blacklist. The rematch ng ating grand finals, ng qualifiers ng ESL 1 Malaysia, magaganap na ngayon. And eto na nga, Mars ang pinili rito ng Geek Fam. So do you think Mars offlane na ito? Kasi last time, nag-Mars mid din sila, eh. Feeling ko, mas maganda na e-stable lang nila yung gusto nilang gawin. Kasi medyo nagiging weird na, eh, yung sa Geek Fam. Kaya itong lately, puro talo to, eh. Uh-huh. Feeling ko, nasusobra naman sa pagiging weird yung ginagawa nila. Hindi tuloy nagiging consistent like yung hero. Imbis na ganito yung position, iniiba pa nila. So nagiging mahirap yung game nila. Sumasobra naman sa exotism. Galaw, no? Parang ganun. Mr. Director, paayos kaya ako ng chat natin para refresh ako kahit nun sa Facebook. 1 hour ago na yan, oh. Iba na yata ang ating chat dyan. Again, shoutout sa mga tropa natin. Naku, inagaw nila yung live streamer. Facebook, YouTube. Puro panalo Talon. Yes, panalo po kanina yung Talon against Aster. Totoo yan. Iba yata kasi ito yung YouTube, yung Facebook. Anong laro to, guys? Laglagan portion po. Ban yung click sa connect. Yes, ban. Pero maayos namin yan, guys. Papakita lang na meron kaming rights. Pero sa mga susunod na araw na yan. Hmm? Mm. Ngayong gabi, hindi na natin mahabol. Babalik tayo. Don't worry. Oh. Everything is good. Yan ang sila na nagaw dito ng Geek Fam. Malo, ah. I handle it. Okay. Mm-hmm. After 3 hours daw. Sabi nila. Sabi, ah. Oh, ayan, oh. May basic message. Mm-hmm. Sabi, ah. Everything is good. I have call with them in 3 hours. We'll handle it. Okay. Ayun. Nako. Kaso, baka tapos na yung ano nun. Tapos na ito. Hindi, at least bukas meron. Bukas. Ang malaga yung bukas, nakaready ka na. Tama. Sigundi, mababa na naman yung mga, dali na naman yung iba dyan, eh. Oho. For sure yan, dyan padadali yung mga tropa natin. Hindi pa naman nung kay Coco na yun. Parang ang sarap ng ads dun, eh. Pag pinindot niya kay Coco yung ads dun, bang! Kaso,
Nadali, boss. And Morpling. Expected, expected. Inagaw nyo yung, uh-huh, inagaw nyo tong Life Stealer, tapos meron pang Mars na makakalin. Mm-hmm. Parang ano to eh, pagka nag-Morpling ka dito, medyo pre-game na yung Morpling. Pre-game. Morpling. Kopyahin mo Life Stealer, may libre kang BKB, no? Talagang papasokin mo yung Mars. Oh, and talaga naman. Imagine mo kahit anong ilaining phase mo sa kanya. Kung chain Morpling ka, makalin mo Mars bat or mm-hmm, bench pull something, bench pull bat, mga ganun. Pwede kasing maging ganito pa yung pick ng Geek Bomb since nakitaan nga natin ng Mars mid noong nakaraan. Mm-hmm, mm-hmm. Marami pang weird na pwedeng gawin eh. Maayos ba yung kay boss ko? Yun ang mahirap, hindi natin alam, boss. Kasi kami, meron kaming, ano naman talaga, working contract na dito sa tournament na ito. Kay Kuku, hindi ko sure. Kasi talaga yung guidelines naman nila, kahit kami, sumablay kami doon sa guidelines nila. Hindi naman nila alam na ano. Lahat sinatdown, hindi naman pinili lang. Tama diba? Naman yun. Iyak lang tayo, guys. Kasi mas malaki pa nga naman yung viewers natin sa kanila. Nadali rin tayo eh. Masakit din talaga. Napanood din ako kanina ng ganun nung game 2 eh. Nung Geek Pump versus, ano eh. Ay, Blacklist versus G2. Hindi naman kasi delay din sa Dota TV. Grabe naman. Wala kung na, kung hindi, kung mga 2 minutes, 3 minutes lang yung delay sa Dota TV, titiisin ko eh. Hindi na pwede kasi gawin yun eh. May mga minutes, sniper eh. Din kasi eh. Ano ka ba? Tama naman yun eh. Ayun lang. Pero dapat at least mga 10 minutes lang naman. Huwag naman yung masyadong brutal kasi yung 10, yung 15 eh. Tapos na sa kanila, nagka-clash na. Sa atin, drop pa lang eh. Mahirap eh. Mahirap talaga sumabay. Kumbaga mid-game na, nagdra-drop pa lang yung pinapanood mo pag sa Dota 2 TV. Pero masarap din manood sa Dota 2 TV paminsan-minsan ah. Para makita mo rin yung iba-ibang ano. Yeah. Kasi nakita nyo naman kung paano, ano to, are you tayo, boss? Direct ya? Are you to, are you? Oh, para maayos yung maayos yung cameraman. And ayun na nga, guys. Scorched Earth, Dagger, Doom plus Adbreak na naka-octa rin 'yun. 'Yun 'yun. 'Yun yung matinding combo ni boss ko. Yan. Wala po muna tayo sa Twitch, guys, pero sana maayos natin. Pero this day lang din maayos na po 'yan. Wala ba nakalagay kung gaano katagal yung ano, yung ban? Gaano ba katagal daw yung ban? So, Windranger, ang last pick ng Blacklist Rivalry and then Bounty Hunter ang Geek Pump dito. Bounty mid! Ayan na, binounty mid! Magulang, tingnan mo, si Abed maglalaro ng Windranger. Ano gagawin ng Bounty mid mo dyan? Ayun lang. Anong papaluhin yan? Mm-hmm. So, Windranger para nga dito kay Abed, Gabi yung Primal Beast. Ito maganda yun, pag nag-Primal Beast sila. Flex kasi. Flexible. Yeah. Pwede si Gabi, pwede si Abed. Nakikita natin parehas yan. Tsaka mas gusto ko rin na si Gabi yung nagpa-primal beast. Malas ata si Abed pag primal beast. Uh-huh. Lagi silang natatalo. Yung team lagi natatalo eh. 48 hours daw. Ayun lang, masakit. 2 days. 2 days pala yun. Umban. Sakit nun ah. Sarap pa anong nangyari sa inyo dun? Mm-hmm. Talo na naman Blackies. Puro salamcaster. Uy, nanalo po nakaraan. Guys, pumunta kayo sa page ko. Doon nyo ako sisihin. Yun, sabihin nyo malas yung Blacklist. Punta kayo sa page grand ko. Yun, grand finals po. Nag-cas po kami noon. Nanalo po ang ano, Blacklist. Baka nakakalimutan mo. Mm-hmm. Sisisi lang tayo nyo. Naghanap lang ng masisisi. Ano? Uh-huh. Bakit wala po ang bleed? Wala. Hindi sila sumali doon sa Betboom Dacia. No? Abangan natin sila dito sa ESL. Hindi daw talaga nila planong salihan. Sinat ko si DJ, tinanong ko din eh. Nung nakaraan, tinanong ko kasi ako. Sabi niya, wala. Ay, di namin planong salihan eh. Okay. Yun lang. Napakala mo naman. Mahirap din yan. No? Eh. Kasi kung di sila direct invite, open qualifiers din, ang hirap eh. Parang, kung bagong buo kayong team, parang pag natalo kayo doon, mawala kagad kayo ng momentum eh. Diba? Yun nga. Baka iniisip nila na madown, maging way pa para madown. Parang kanyari, yung 7-4-7. Kakabuo lang ng team nila tapos bigla nag-open qualifiers. Pero yung 7-4-7 kasi talaga kabuo lang. Itong bleed kasi, matagal-tagal na rin to. Kumbaga parang kahit pa paano, landline ka na galing ka ng galing ka ng Division 1, tapos may standard na yung team mo eh. Pwede mong hintayin na lang siguro talaga na magkaroon pa ng isang tournament na medyo marami-rami na kayong scrim. Kasi pilit eh. Pilit yung iba talagang sali ngayon sa open qualifiers eh. Hindi pa ganun karami yung kanilang mga practice. Hindi lang kamo pilit, alalot kamo. Lahat ng mga Pinoy na naglaro-ralo ng open qualifiers. Ulala, no? Mm-hmm. Alam mo, wala pang team play yung mga team nila. Tama, kumbaga, tama. Parang ganun. Boss, alo, ano Gcash number mo? Bigyan mo ako. Yun lang. Baliktad dyan, boss. Mm-hmm. Kompleto na po yung lineup natin. Ito na nga ang ating bakbakan. Geek Fam versus Blacklist Rivalry. Soon, 2-2 the max. Oy, Gabi! Tinip kagad si Jing. Jing, pa-close. Ayan na nga po. Mainit to. Battle of the Apports kasi to eh.
Last time nag ano, pakit! Lahat ng teammates mo! Yun ang sabi, oh. Sana ma-close. alam mo yun, Jing, pa-close. Shout out kay Jing. Pa-close po. Simula pa lang, napa-close na. Paltap nga ako direct. Ay, naku, nahuli ata si teams dito. Oh my God, first blood, baka kukuha yata. Nakalmot. Sino kukuha niyan? Si Natsumi na. Malapit na eh. Isa't isa na yan eh. Okay, Riley. Jing pa-close yan. Si Jing pa-close. Yun na nga, first blood. Mabibigay ka agad dito ng Blacklist Rivalry. Isang mabilisan. Direk. Full screen. May kachat kasi si Direk kanina pa. Parang may baby. May baby cakes ka na ba ngayon? Baka may bagong jowa na naman si Direk. Baka may baby cakes na si ano, no? Kaya nga eh. Guys, ha, pa sa mga single dyan na gusto yung mga, ano, Jasosas. Yan, sa Facebook. Message nyo sa Facebook, yan. Ano po yung Jing Paklose? Ah, yun po ay naging meme kasi po ay naging stream type daw si Jing. Pero hindi natin alam kung totoo or hindi. Eh, nagkaroon po sila ng kuting asaran. Joke na, oh. Ay, si Kuku yata yung una nun. Si Kuku, tapos napunta kay Gabi, and yun. Sinabi niya, sinasabi nila na stream sniper daw si Jing. Hindi naman natin sure kung totoo o hindi. Baka naman sa pub game lang yun. Baka naman sa pub game. Uso din kasi talaga sa pub game yun eh. Mm-hmm. Pogi pala si Alo sa screen, how much more sa personal? Grabe ka naman! Eh kung gusto niyo kumakit sa personal, kita-kiss po tayo sa parating Predator. Na Predator League Asia Pacific Finals. Kami po ang magkakas niyan guys, no? Dayanara, Jules. Ako, si BYB, Aki, saka si Calbs. Yan, makikita nyo kami dyan. Predator boys yun, ha? Start na po yung group stage niyan sa 10. Bukas, nasa hotel na kami. Yan. Sabi, isa-isa lang. May schedule na kayong 9 doon, ha? Kaya nga, sabi, rehearsal daw bukas. So, nandun na po kami, no? So, hotel daw, Oo nga. Breakfast, ang sarap. Sarap ng breakfast mo nun. Live po ba kayo sa Twitch? Wala po talaga. Rotis spiral ka nun ah. Oo nga eh. Rotis spiral ka nun. Lang ha. Baka kulang pera ko eh. Tingnan natin. Pero ito na nga sa may bottom lane. Gabi. Sa kanyang Primal Beast. May highlights to ha. Doon sa kanyang Twitch. Diba? Nakakita mo yung 3v5 Oo. Na Primal Beast. Baka nakakalimutan nyo. Di kaso dito pwede silang mahirapan dahil consistent din naman tong lane ng ano dito eh. Oh. Nako. Masakit din eh, no? Bosit din talaga yung ano rito. Yung life stealer sa kanya. Parang hindi rin takot talaga si Natsumi. Lamang si Natsumi rito sa matchup against Gabi sa kanyang Primal Beast. Kung ikaw si Primal Beast, may threat na pwede ka mamatay kasi may Bedford Spirit na support yung si life stealer. Ikaw, halos wala eh. Tama. Pag inisip mo na mag-rage lang yan. Spam mo. And mukhang patay ata si teams dito. Isang stun lang by scam. Ganun lang kagad ang nangyari sa kanya. Tumumba na kagad itong si Tim sa kanyang Tekis. Ay! Ayun ako the top lane. Namatay din si Barlo. Nadali rin si Barlo. 3-0 na po mga sir. Na 3-0 ka pre. Oh my God. And tignan natin kung healthy itong si Bounty Hunter na to. Mukhang nakakainis yung ginagawa rin yan eh. Oh. Mm-hmm. Panay toss lang eh. Tinotos niya lang na tinotos dito si Abed. And alam ka naman mag-max dinada ka pa dyan. Oo, hindi dati nakita ko na rin na ginagawa talaga ni Mac to eh, yung BH mid eh. BH mid, pero no? Yun yung kapag kakalain mo, mga Ember Spirit, Kungka, talaga namang masasalvage mo. Si Babata yung nasampulan nito eh. Oo. Di ba, si Babi yung Kungka? Bossy dyan, ang tanong niya, yan ba yung Pilacrity type na pwede BH? Pwede mo gawin yun. Okay. It's either irarush mo yun, tapos pwede mo mga mamaya ikanda yan eh. Yun yung kanda, nakikita ko sa kanya yun. And also, I think yung Halika na. Pinaka nakikita ko sa kanya eh, mayroong highlights nung dito na ako nagkakas ng Google ko pa. Medyo matagal pa yung ano eh, level 25 niya na yung no cooldown yung Jinada. May highlights kasi noon eh na yung no cooldown yung Jinada, talagang normal puro agaw ng pere. Sa pero matagal pa yun sa pub game. Saka pub game lang naman nakikita. Sa pub game kasi yung din nilalaro siya, magpipilactory ka tapos recta agad ni Pistolo eh. Pwede rin yung ganong route. No? Pero ito si Raven. On the top lane, hindi ganong kaganda yung kanyang CS dito ha. Mukhang talo sila sa lane ng Chen. 6-1 si Raven guys and 21 last hit na po si Cox. Mas marami pa yung denies ni Cox. 8. Kesa sa last hit dito na ito si Raven. Paano ito? Kuyo mo? Eh, nabula sa atas yun lang buong 2 minutes eh. Pag nangyari yun, lalo na napatay nyo pa yung chain na katandem niya. Oo. Medyo nga ata kayo ni Raven dyan.
Nako eh. Pero hindi yung problema nila noong mga nakakaraan pa ha. Yung lane nila na to, yung Raven and Carlo na talagang laging natatalo yung lane nila. So, paano sila makakabawi dyan mo? Piling ko, dahil mas malakas din yung hero matchup na kalaban nila. Pero kanina kasi, nung napanood ko yung laro nila against G2, stable naman yung lane nila eh. Ni Carlo, pati ni Raven eh. Baka dito lang, dahil nga sa matchup din. Sa bagay. And also, kabisado na ni Geek Pam, no? Yung mga kahinaan nitong Blacklist. Malas ba naman sila magkalaro niya? Alam mo naman yung Geek Slate eh. Gusto nila, Geek Pam, gusto nilang bawian tong Blacklist dahil talo sila nito nung nakaraan, di ba? Ito yung nanalo sila ng game 1, tapos tatlong sunod na tinalo sila, no? Na-finals, kumbaga. Oo, hindi. Kumbaga, naka-momentum. Pero, yun nga, medyo disaster yung lane doon sa may top lane dito na itong Blacklist rivalry. Pero good thing naman, Abed, kahit pa paano, ito rin namang Windranger is hindi naman to yung utility na mid laner. Kundi, nagiging, nagiging core. Hindi yan, yung kailangan mong gawin kung tayo tama yung Q item ni Abed, going for defusal siya dito. Baka yun yung pinaka-timing niya. Kaso, hindi ko makitaan na parang masusurvive nila yung grabing harassment na kayang gawin ng early nitong Big Pam, no? And matindi dito, pag itong Mars, yung sobrang aga yung naging dagger. Ayan, parang, damay si Windranger doon. Damay si Windranger nga din talaga dyan. Yun ang problema dito. Pero, let's see. Mukhang itatry na naman ba nila rito. Hindi talaga nila pinapalapit man lang sa creeps. Itong si Raven, kita mo, binubula siya agad. Dinideny pa. Nako. 12 deny na, guys. Kinalhati na. Pakalhati na yung ano niya. Eh, na masama dito. Yung kahit si Gabi rin sa may bottom lane, hindi naman ano eh. Looking na rin sila sa matchup eh. Talagang, oo, hindi rin talaga ganun ka-pre-farm eh. Buti sana kung nagiging trade lang na naaras din ni Gabi. Itong Lifestealer, si Natsumi, guys, top of the network itong Lifestealer. Ito yung problema nila. Pag yung BH, yung luging-lugi ka na, dalawang side lane mo lugi. Pag nirondahan kayo ni BH, ito, ano gagawin nyo? Oo. Tutulungan ba kayo ni Windranger? Natitipihan ba kayo niyan para mag-focus fire, mga ganun? Parang hindi afford ng lineup nila na gawin yun eh. Medyo mahirap. Pero mukhang manggagaling sa mga level 6 talaga nila yan. Ay, naras na rin si Abed. Ito na yung problema rin for Abed. Hindi ka magre-recta pilactery. Nakita ko, parang paano to ah. Pagka face boots. Face boots ata itong build niya. Ito yung right clicker na ano, na bounty hunter. Wala kang windwalk to, tamo. Yung, ito yung walang planong normal link eh. Diba rin kasi talaga to si Mac, medyo weird kasi talaga. Ready naman kasi yan eh. Weird talaga mag ano to. Mm-hmm. Pero scam, dalagado rito, tingnan natin. Boy pa siya. Or ibinibake niya lang ba rito ito si Teams, mukhang mamamatay si Teams. And worth it daw. Naku, pero nandyan pala, si ito si Jing, hindi tumama yung kanyang plane breakdown. And Abed, makakatakas pa yata. Ang unat nitong si Mac, kahit na nakapokus pa yun, no? Eh, ang sarap nun. Isipin mo, ikaw si Jing, napadaan ka lang doon, plus track gold pa yung nangyari. And BH, nakakuha agad ng dalawang track gold din, alo. And wala pa rin naman kasi talagang damage yung focus pair dito nito si Abed. Wala pa dating yan, lalo wala pa siyang javelin, no? At least javelin siguro yan para maramdaman natin, eh. Kaso nga, nakita natin, ang naka-Q sa kanya is yung defusal blade. So, and ito may face boots na rin naman, itong si Bounty Hunter. So talagang taas din yung armor nito. And kung ikaw, alo dito yung araw-arawin na to. Aray! Aray ko po! Wala, patay na yan. Totos lang yung creep. Ayun na, Bounty. Another one. One more right click. Diyos ko po. Tapos hindi mo patutulungan. Naku! Dadamay pa yan! Gamepid to, pag ganyan! Oh my Pero God. Pero yan lang din yung maganda sa mga gantong weird na drop aloha. Kasi pagka hindi nyo alam kung paano i-handle yan, or first time mong makalaro, minsan pwedeng magpanika in-game eh. Like, tingin ko ito yun, nangyayari na yan na ganyan. Oo, yung tipong, paano ba nila ginagawa ito? Uy, ba't ganito? Nandito na ito. Di ba parang, ba't inaaras na kami yan? Nag-beat lang yung vengeful spirit sa may water rune. Oo. Akala mo, easy kill na. Sabay hindi nyo alam yung power spike ni Bounty Hunter na ang lakas na pala. Oh. Ang lakas na pala ng ganun time. And ito, nakakabose din to for Gabi na ito yung katabat mo. Yung kill threat talaga, walang-wala. Parang pwede mo yata ditong gawin is mag-cut ka na lang. Tapos ayan, mag-ano ka. Second skill, ubusin mo. Kaso dinideny pa yan, no? Walang yaharin talaga si Natsumi. Tinatarantado pa yung kuy-puy mo. Oo eh. Pwede yata, cut na lang siya, no? Ang hirap nito, ha? Parang sa tingin ko ngayon, yung Blacklist kailangan medyo mag-focus sila sa mid or sa top. Kasi yung Lifestealer, hindi ko target to para gank nila eh. Pero Carlo, naispatan, naistan pa siya ng center dyan habang sinusunog nitong si Jing. Carlo going down. Scam getting that kill. Oh my God. Tuloy, disaster tuloy, early game dito ng Blacklist na paghandaan sila ng Geek Fam.
Op, and Tims. Okay. Taser lang. Kahit yata si Abed, paano nalain to? Level 8 na tong si Bounty Hunter, level 6 pa lang si Abed. Ah, okay, hindi magpipilak to si Mac. Nakita ko sa kanya, oh. Pamilya sa grabe, ah. Talagang perang para to si Mac, ah. Pera-pera lang ba, ika nga? Oo, pera-pera lang. Tatambakan namin sa farm to, no? Wow. Hindi kung ganyan kaganda yung early mo. Ba't hindi? Kita mo naman, oh. Kahit nga yung si Abed, dapat lugi siya sa matchup so, dito. So do you think dapat naging mid lane ng Primal Beast to? Parang mas okay pa yata kung mid lane Primal, tapos Windranger versus Lifestealer na lang sa may baba? Medyo okay lang din kung ganun yung ginawa nila. Pero for sure, magmamax kasi ng Jhinado yung BH nun eh. Kawawa ka kung ikaw si Primal. Mm, pero okay lang yata yun eh. Parang makakaparma pa rin eh. At least may threat eh. Din, oo, no? Eh. Kunyari kung Tekis pupunta with Primal Beast, mapapatay si BH. Pag ganito rin kasi mangyayari lang na parang tatlong lane talaga yung matatalo sa kanila. Hindi, ang sakit, ang, I mean, ang sakit lang nung nangyari sa kanila kasi nga, naipagpatayan pa sila nung 6 minutes eh. Dapat hindi na nila nagawa yun eh. Mm-hmm. Once nadalin mo yung gera sa BH na sobrang lamang, awit yun eh. Awit yun, parang no? Papakamatay kayo dun, mag-chainpin nga kayo, ganun yung dating nun. Parehas na pinaglagyan ng wards itong si Scam, pati si Teams. Eh, on the top lane naman, basag si na. Natsumi. Galing naman ni Natsumi dun, inikutan pa yung top lane talaga. Sinecure niyang basagin, and then sakto-sakto, yung mga creeps nandun na sa tower niya, paparmin niya na lang to. No? Kaya, sarap ah. Parang pinerfect nila yung early game talaga nila rito. Hindi, sa ngayon talagang perfect scenario yung nangyayari na to para sa hero nila eh. Oo. And ito, mukhang si Cox 10, sabi niya, tulungan pa na ako sa may gitna. Sama-sama. Basag na namin yung top lane, tutulong na ako sa may gitna. Paano pa ngayon? Yan paano na defensa to? Yan dapat yung malakas sa hero nilang to. Kasi once magsama-sama yan, paano nyo ngayon papalagan? Mm-hmm. Parang pag ganito, dapat yung Chen dito yung gumigit na, eh, no? Pero si Teams, Delegado, oh my God, the arena, dalawa, ang tinamaan, pati yung spear, magkoconnecta pa dito kay Carlo, ang healing si para dito kay Cox, hinatak pa, ito si Gabi, pero nandiyan si Raven, gusto na nilang magpapan. Sama-sama silang tatlo dito. Pero waveform out lang in lahat, talagang track kill. Sulit na sulit sa limang hero yata to mga Sir and Abed. Wala na siyang windrun. Delikado siya rito. Mamamatay rin siya and mega kill na para dito kay Mac. Naku po, mukhang nayari yung blacklist dito dahil wala na eh. Nagko-collapse na sila. Nagpa-panic na sila. Panic mode panic na eh. Panic mode yun. Pinipilit na nilang maglima imbis na mag-farm. May ang problema kung hindi nila gagawin yon, mas may ipit yung map naman nila. So, nandito ka na sa point ng Dota nyo na no choice na kayo. Oo, no choice. No choice na kayo. The no choice production. Guys, Diyos ko. Feeling ko ready sila sa Chen. Ready sila sa Chen. Kasi dapat yung Chen yung ganun eh, yung magpe-pressure ng tower mo eh. Hindi mo magagawa yun pagka ganito yung matchup. Kasi yun may Luki, saka yung bat, no? May bat rider ka kasing katapat eh. Okay, guys. Parang, alam mo naman si bat, pwede kang i-mirror, tapos hindi mo naman siya maharas ng pets mo. Once na mag-firefly, alisan mo rin. Back out na, oo. Ang pinakamasakit pa, may BH mid pa eh. Yung parang kung ikaw si Chen dito, medyo panicky ka na dito eh. Dito na naman nadali yung Blacklist rivalry, yung mga gantong trap. The weird peak, the cheese peak. Ng Geek Fam, yung hindi mo alam, may mga ganyan pa pala, ano? Lalo ba yung last time? Ang last time is... Nanalo rin yung Geek eh. Last time tinanong. Ay, yung mga NP support. NP support. Oo, nagbabago rin. Tapos may Broodmother. Mm-hmm. Yan ba yun? Oo. Diyos ko. Ayan na, magre-rekta agarims lalo. Dagdag problema. Oo. And okay, naka-smoke na nga itong side ng Geek Fam, Blacklist. Mahuhuli pa nila si Gabi. For sure yan, that medyo madali yan eh. Spear, Arena combination. And Gabi going down, Natsumi getting that kill, and then yung tier 1 tower din sa may baba. Hindi nga nila kukunin yan, kundi maghahanap pa ulit sila. Bumibilog sa mapa itong si Scam. Galaw, galaw, galaw! Yun lang yung sinasabi niyan. Wala na yan, alam mo na yan. Yung parang kahit mag-haywire ka eh, punta ka ng baba, punta ka ng top, punta ka ulit ng baba, punta ka ng top. Kahit pa magpabalik-balik ka na sa mapa, kumbaga eh. Mm-hmm. Masisisi na naman tayo dito, malas tayo. No? Alam ko na to. Eh, Kimo, hindi naman tayo naglalaro dyan. Baka na lang yung may mga naniniwala. Yung mga ganong mindset? 2024 na. Yung mga may ganong mindset? Oo, last na Grand Finals, tanalo Blacklist, tayo nag-cast. Bakit? Ayaw bang Geek Fam din manalo? Pares lang naman Pinoy yan? Oo nga. Bahala lang sila dyan, pagalingan sila mag-Dota. Tayo sumusuporta lang. Itong geek din kasi, lo, medyo mga ano to, mga nerd kasi to. Kaya nga eh. Ito nga yung kasama ko ng mga alas 12 ng madaling araw. Mahilig kami mag-Dawn of War eh. Ito yung team natin, di ba? Nakaparty kayo lagi yan. Lagi kami magkakasama nila, Iskim. So, kaya siguro gumagawa rin ng mga gantong drop yan pag naiisip na... Tama.
kaya naman nilang gamitin yung mga ganito ka-weird na lineup, di ba? Mm-hmm. Okay din eh. And ito, tala natin Abed, kung paano sila makakabawi dito. The Wind Ranger nga, itong si Abed. Kailangan nila ng... Network, ganon din si Raven, pati si Gabi. Kung ikaw yung blacklist dito, alam, kailangan medyo maging patience ka na lang eh. Kung ano yung kaya nyo kunin, kunin nyo lang. Ngayon, magkakamali din yan. Oh, kung kaya nyo makapag-defend ng tower, okay din, di ba? Uh-huh. Yun yung pinaka-moment eh. Once na magka-misstep din naman tong BH na to, pwedeng magtuloy-tuloy. BH naman to eh. Saka yung pag-siege naman dito ng Geek Farm, hindi naman ganun kabilis, di ba? Truth. Na mag-high ground sila, pero ayun na naman yung spear into arena. Gabi, delikado na naman dito. Makapag-first kill pa ba siya? Tumakal. Ito na tayo. Ito yun. Kailangan lang magkamali daw. At nagkamali na nga po. Namatay na rin si Natsumi. Swap. Save. Coming from scam. Iaalay niya yung kanyang buhay. At ayun lang yung kailangan daw ng blacklist para makahinga. Pwede na. Dapat ma, yan, yung mga ganyan nga, di ba? Yung automatic naman, since lamang na sila, wala namang ibang gagawin yan eh, kundi gugawi. Ngayon kung maabangan nyo, mamumumenta nyo ng mga ganyan. Isa pang teamfight na ganyan, okay na yung blacklist. Tama. Pero Raven, nako po. Konti na nga lang yung farm. Inaagawa mo pa, Mac. Kawawa naman. Kinakanti ka pa nung Jinaga. Ay, may hinatak dito si Barlo, pero mali kayata nang hinatak. Lima yung blacklist dyan. Ito Gabi. Galit na galit, gustong manakit. Next target, TV si Cox, sinakal na niya rito yung Mars. Buti na lang, and lahat ng inipon nila kills, mukhang binibigay na nila bigla. Sa blacklist rivalry, palaban na ang mga kuya mo. Nagsama-sama na bigla eh. Hindi rin papadarag basta-basta. Kaso pero may yun, nahuli pa si Abed. Si Abed, 9 face bomb. Netong si Mac and Natsumi, napurnada. Yung pagka-farm niya dyan, pero yung ano pa rin, no? At least yung map, kontrolado talaga ng Geek Farm, yo. Kahit pa paano, nakahinga-hinga sila ng konti, kumbaga, di ba? Nakapanalo ka ng isang team fight, then may nakuha naman kayo doon kahit pa paano, no? Medyo masakit lang, namatay pa si Abed. Para kung wala na silang casualty doon, sulit na eh. Mm-hmm. Pero ito, talagang pina-farm ng Geek Farm. Bounty din yung aganims. Yung lahat ng pwedeng ma-farm. Nakakalimutan siguro mag-register dito ng ano. Ng Geek Farm. Iba pa yung ano eh. Saka ano pa rin eh. Lilgan yung logo nila eh. Binili kasi nila slot niyan dati guys. So dating Lilgan yan. Saka yata, mapapalitan lang yan kapag nagkaroon na ulit ng registration. Pwede na naman. Mag-register. Uh-huh. Nag-register nga yung secret eh. Ako ano? Pwede. Register lang nila yan. Kailangan lang may mag-register. Para maayos na ulit nila yung ano yung mga nila. Pangalan nila dyan. Kasi kay G ngayon, TK pa rin. May kanina, boom. Si Natsumi. Si Natsumi. Pwede yan. Maayos yan. Ito nga, puro blacklist. Naka-blacklist na eh. Register bago lang naman nila. To. Bago rin register rin lang nila. Yun ang kailangan dyan. Ubusin yung alaga nyan. Okay. Tier 2 tower on the top lane. Uunti-unti yun ulit dito. Going for Regents. Itong Lifestealer. Good sa yung Regents dyan, no? De, pero okay nga yun. Sabi ko nga na, yung once nakahinga ng ganito yung blacklist, pwede nilang maprolong ng maprolong to eh. Dahil alam mo naman, kung sakaling umabot ng late game to, Morphling against Lifestealer, medyo happy na happy si Morphling dyan. Kung makahabot sila ng item. Tsaka malakas pa rin magsama-sama yung lineup ng blacklist eh. Compare mo dito sa may Gika, imagine mo Banggaan 5v5, parang lamang yung blacklist dito eh. Once na may item sila. Kunyari, may BKB lang Primal, no? May BKB na rin si Abed, or may Aghanim si Wind Ranger, mga ganun ba. Kailangan lang talaga i-farman muna ngayon. And makahabol, kahit pa paano, pero Aghanim na nga itong si Bounty Hunter going for BKB, itong si Mac. Habang ito namang si Gabi, ano yung item niya? BKB rin ba yun? But Rider, meron ng Solar Crest dito. Mahuhuli niya si Teams. Teams delegado, yung tekis dyan. Mamamatay, scam. Makakuha ulit ng kill na yon. So, ito lang din yung maganda dito sa dalawang to. Parang magkaaway to eh. Si Benchpool pati si Bat Rider. Alam mo naman kung bakit. Diba? Parang si paglalaso ka, iswap ka eh. Kaso kung magkakampi. Kung magkakampi yan, andali. Andali, parang pwede kang mag-swap to lasso. Lasso mo, tapos mapalop lang ng stun. Pwede ganun din. And ito Mars, going for Shiva's Guard naman after na kanyang Blink Dagger. Meron siya dito, Veil. Eh, kayo na yung kalamangan dito ngayon ng Geek Farm. Morphling ni Raven. Ginagapang niya yung kanyang item. Palingin spell siya dito. Yun yung gusto May niya. Pinili siya eh. Isa eh. Ano yun? Wala? Yan na ba yun? Yasha? Parang may padating na item. Yun. May dumating na item na. Parang gusto niya i-linkin bigla.
Hindi na muna siya magamanta rito. And Carlo Delicado, ultimate kanyang gagamitin. Mamamatay ba si Carlo rito? Buhay pa naman. Nabuhay, nabuhay, nabuhay. Kasumpag lang matatos. Si Scam, oh, the swap. Ang ganda na naman nung kanyang pagkaka-shackle doon. Kaso mukhang wala na yung windrun niya. Magagamit na. Pap, gusto niya pati si Scam. Pero meron nung Infest and Abed. Pero yung BH, tingnan mo, binubuli yung tatlong hero doon sa may likod. Nagahabol nga lang doon sa may backline si O. Naku na, po. Okay, oh, patay din, patay mamamatay, din. Mamamatay yung BH. Malaki pero, na kinakuha ni Raven doon, plus 790 yun, no? Mm-hmm. Pero dalawang support na naman yung pinag-tostos lang nitong si Mac, no? Buisit kasi yan pag may aganim siya, kasi nag-i-effect na rin yung Jinada doon sa toss, oh, no? So, masakit yung damage output niyan. Mahuli pa, may critical-critical pa. Eh, neto, tinan natin si Cox. Gugo ba niya to? Magna-try ba siya dyan? Walang ano. Makulat kanina yung build-up ni Raven, eh. Parang nag-1K HP siya, eh. So parang medyo mahirap kung ikaw si Mars. Mm-hmm. Hindi enough yung damage mo para pumatay. So, kahit pa paano, naigagapang naman ni Raven yung kanyang item dito. Meron siyang orb kanina. So, hinga-hinga lang ba? Talaga. Yan lang kailangan nila, hinga-hinga lang. Si Abe dito, Diffusal Blade going for Manta style. Kailangan nila eh. Like, parang pang-dev up sa may track, di ba? Dagdag din yun eh. Mm-hmm. And nahatak si Gabi, the Spear Box. Nakashibas nga pala si Gabi dito, lo. And mamamatay itong si Gabi, guys. Killing si para dito kay Natsumi. Pero yung, Cox yun, no? Yung kanyang courier dito na matay. So yung Shibas guard niya, hindi napadala. Kaya pero may ginagawa na naman siya rito. Si Carlo, taga OO, madadali, tumayo na lang. And wala nang magagawa kundi mamatay. Another track kill. Sobrang yaman ng Geek Fam. Kasi parang kapag pinatay ka na with track, parang every death, 600, 700 gold. Eh. Depende pa kung nandun lahat ng kakampi mo, di ba? Mm-hmm. Para talagang, tanong mo, kada may namamatay, nagkakaroon ng 1K gold lead yung ano eh. Yung Geek Fam, alo eh. Tsaka masakit, medyo nagtutuloy-tuloy na kasi kahit itong second tower nila sa may top lane, nabutas na rin, no? Kaya nga eh. And mukhang may dagger na rin yata si Jinx. So, mas madali talagang yung impest pumatay. Bomb. Impest bomb. Ito na, ispat naman nila dahil sa mga bombang sumasabog nitong si Tekis. Pero patuloy lang yung paghahanap dito nito si Jinx. And mukhang tama yung kanyang pupuntahan dahil malapit lang, dito. Nakakrush lang siya, lo. Oh my God. Kumukuha pa kayo ng Raven. Kalaboso! Konti yung kanilang mga buhay dito. And mahahatak ito si Raven. Pero kulang sila sa damage. Na-dodge yung stun. Nakakopya niya rin yung lifestealer. Nakatakbo. Pero si Carlo. Op, okay lang. Si Team Swang yung nadali doon. Pero okay na. At least, hindi unfortunate yung nangyari. No? Na nakuha pa nung kalaban yung Tormentor. Kung talaga nangyari pa yung kalaboso. Kalaboso eh. Talaga yan. And lifestealer dito, meron naman siyang gem. Mukhang kukontrolin yung talaga nila yung mapa rito. Gusto na nila ipitin si Blacklist. Anong hirap din talaga kasi. Wait pa rin. Eh. Wait pa rin ba? Kung si Gabi dito magkakaroon ng Aghanims, pwede na kasi yung way na mauna na sila. May makapag-ulti na siya ng libre. Wag lang masuswap. Yun lang naman yung pang-counter doon kung naka-BKB siya or malalaso. Ito, galaw na naman si Scam doon sa may tapin. Si Abed, no? Pag nagkamanta, kahit papano, may damage na. Si Raven, dalawang item pa yan eh. Usually, kapag mantalinkin yung morp mo, ano pa dapat? May damage na yun. Pero kung magkaka-kanda or Daedalus pa, dun pa malakas kanda yan eh. Kanda or butterfly siguro. Tatlo yung build eh. Uh-oh. It's either mantalinkin, tapos magkakanda ka. Mantalinkin, butterfly. Yung isa, mantalinkin, Daeda. Uh-huh. Meron pa minsan, nag-iskadi. Pero masulit na kasi, yun na kasi yung pinaka-timing talaga, yung may critical ka or yun nga, at least may butterfly kanda, ka. Kanda talaga. Dito kasi pwede ka rin mag-battle play since BH pati lifestealer kalaban mo eh. Mm-hmm. Pwede. Ang daming way eh. So kailangan lang talaga makahinga pa yung blacklist dito. Alam din nila sa sarili nila. Tingnan mo kahit sila tinatry nilang ma-prolong lang kahit pa paano makapag-farm yung mga core nila. Girit-girit nga farm nila eh. Oh. Kasi ito talaga yung perwisyo eh. Kaso pag mga ganyan, another one kill. Killing siya na para din sa may bounty hunter and also talagang inuubusan na sila dito ng vision. Hop, nakakaramdam sila na pwedeng merong nagigilid. Nakita, dumampot yata ng ano si wisdom. Abed dito. Andali ka rin kasi kaabutan eh. Isipin mo ba Trider na naka-infest o lo? Parang sobrang bilis tumakbo niyan. And auto, Roshan yan. Dito kayo pumatay, so Roshan na sa side ng Geek Fam. Aray ko, base. Kaya pa rin kunin kasi nga naman lifestealer yung kumukuha. Mm-hmm. Sasamahan pa ni Benchpool, magkaka-aura pa itong dalawa.
So, kay Natsumi pa rin yan, no? Aegis of the Immortal. Kay Natsumi yan, para kahit papano pwede silang mag-approach ng high ground siguro, no? Mm-hmm. Naku po, si Gabi, nahuli pa yata doon sa may taas. Nakikita. Ayun na, pumunta na doon yung Batrider. Naku, nakakaramdam na ako. Pati na nga si BH, eh, lumipat na. Si Gabi, guys, mamamatay. Lumipat na rin si BH. Oo. Hindi na po tinitingnan na cameraman natin dahil nag-roll siya niya. Ito, ayun na, nakita na. Nakita na, kaso wala na. Nahuli po siya ni Cox, guys. Then, nag-follow up si Jing doon, saka si, ano dito, Mac. And then, Aegis, makukuha pa rin netong si Natsumi. Afford nilang gawin yun eh, na kahit hindi sila mag-all in sa Rush eh. Wala talaga mag-go contest eh. Hindi, kaya naman ang kunin ni Vengeful Spirit, pati ni Lifestealer. Oo eh. Tsaka, kitang-kita mo na nga yung Primal, nagpa-farm sa taas eh. Kung papatayin mo palalo yun, o, sino nang kukontest sa Rush? Tama. Malakas lang Geek Pam kung mahina ang kalaban. Grabe ka naman, boss. Tinalo nga nung Blacklist ng 3-1 to nung nakaraan eh. Mm-hmm. Tinalo nga ng Geek Pam yung Aster din eh. Diba? Wasak din mukha eh. Eh, nadali lang talaga sila kahapon. Nako, teka, may laso ba to? Buti wala. Wala, wala. Pero inahabo lang. Lane. Oh, Shackle, hindi magkoconnecta pero Teams Delegado pa rin. Ayan na nga. Inaatat pa rin sila. Nako, mapapain ka ba, Gabi? Alisin mo. Hindi, pabuta sa may loob yan. Ayun na nga. Nakakasindak din kasi tinatakot ka eh. Mm-hmm. Tapos yun, tatrak-trak lang kayo dyan oh. Pusit naman. Pusit yung ginagawa. Tinatrak lang, saka tinotos-tos lang guys. Ano ba to? Octa rin to, no? Octa rin yan. Pabilis para lang ka, ano yan. Para hindi ka naubusan ng mana. Oo, oh, pabilis lang din ng cooldown. Mas maraming matrak. Saka mabandahan yung tos mo. Mas masarap, di ba? Mas masulit. Mm-hmm. Parang kung kaya mong gawin lagi, ba't hindi? Totoo. Hindi na nga. Yung build dito, marami nang manggagaya dyan. Parang ang sarap nga ng BH sa pub game, lalo na. Taka-taka naman yung mga kalaro nyo. Lorang, sayang mag-sentry-sentry. Okay, dito nga sa nangyari yung style ng BH na, hindi mo kailangan sentry yan. Kasi nakamax yung Junada, Patitos. Tatakbuhin kayo, no? Oo. Kaya makakita ka talaga eh. Yung Facebook talaga, sulit din sa Junada. What ever happened eh. Op! Pero may gusto silang inuulit silang dalawa. Mamamatay kagad. Ito si Carlo, mga sir. And next target will be ito si Gabi. Pero nanlalaban sila dyan. May mamamatay ba sa side ng Geek Pam? Si Pat Rider lang. Ay, naku po. Pati itong si Teams na dali na rin. 3-4-1 exchange. Papalag din talaga itong Geek Pam. Ang sakit kasi nito lahat. Nakikinabag doon, no? Eh. Isipin mo, every time na may teamfight na mananalo itong Geek Slate. Kahit support, oh, yaman, no? Oh. Dahil sa track, yaman talaga sa track. And ito, Raven, hinahabol pa siya rito ni Cox. Hindi pa sapat yung ginawa niya sa laning stage. Tinitipihan na sila lahat. Pati sa mid-game. Hinahabol nila. Ayun na nga, nahuli na, cameraman! Tingnan mo na! Ayun na nga, nag-TP out tuloy. Buti na lang, ganun. O, doon ka na ulit. Nagbalik ka na sa may top lane. Ala, kita mo, kung sa iba, napapalis na to eh, yung naiiwan. Pero kasi talagang lamang na lamang sila. Hindi pwede mangyari. They afford nila eh. Tsaka, tingnan mo yung... Tignan mo yung hero nila, lahat naka-face boot. Si, si Mars naka-face boot, si BH naka-face boot. May Vengeful Spirit pa sila na may drum. Sobrang mobile nung lineup nilang to, alo. Kumbaga parang all the time, pwedeng lumaban sila ng lumaban. Ayun yung kaya nilang gawin eh. So, ba't hindi mo habulin ng habulin sa mapa tong mga to? Hindi ka makaparm nun eh. Yun yung way, isang way yun para maipit yung mga kalaban mo sa Dota 2 eh. Tama. Yung hindi mo tinatantanan. Wala, di talaga. Taas, baba, mid. Lumalayo ka na lang. Ayun na naman, another smoke na naman para sa kanila. Para din na sila naubusan ng smoke. No? Hindi, kanina kasi hindi naman sila nag-smoke, Loy. So, wala sila di sila nagpapakita. Oh. Parang inipon lang nila yung smoke na yan, no? Dire-diretso lang sila, eh. Mm-hmm. And Carlo? Wala silang pakialam sa nararamdaman natin, eh. Sa may gilid, tingnan natin. Aangat dito yung Lifestealer. So, ibibigay nila yan, yung top lane nila. Yeah, wala silang magagawa. Lalo na kung ganyan yung nangyayari na si Lifestealer lang yung pumapalo. Wala pa silang damage. Aray ko, bes. And kita mo kung gano'ng kagulang itong ginawa ni Natsumi na to. The third item, Aghanims. So, paano mo talaga lalo papatayin to? Nahirap. Kahit kalaban, pwede nang pasukin. Then, oo, mapapasok full siya yan. Full HP yung Lifestealer eh. Basta nakangat-ngat siya dun eh. And ito, mukhang yung BKB ni Gabi, yung pinakainihintay dito. Kung, yun baka na yan, baka yan, ano? Baka yan yung way para makalaban. Pero mukhang sabi ng Geek Pam dito, tatapusin na namin ha. Diretso kami sa may gitna. O hindi, may hahanapin na naman si Mac. Doon naman sa may bandang baba. Maghahanap na naman siya, magsiset up ng kill. Habang itong si Natsumi, pring-pri talagang kinukuha yung objective dito.
Ang guloy. Eh, nag-smoke na. Nag-smoke na yung Blacklist, guys. Kailangan na rin nila lumaban. Ito, turn around. Baka ito na yun. Okay, ito na ba yun? Natsumi. Siya yung aharap. Age of the Immortal, 30 hindi, seconds, mag-expire. Hindi magandang target tuloy. Sama-sama na naman po itong side ng Geek Fam. And let's see. Amigot. Sa likod sila mang gagaling. Hinihintay pa nila Aegis. Mag-expire na. Hinihintay nila. Mag-expire na, guys. So, pero walang nauuna. Magbabalik sila rito sa may kanilang base. Morphling dito nito si Raven. Ako nakita si Teams. Naku po. Diyos me, nahatak na kagad. So mamamatay na kagad ito si Teams. Wala siyang buyback dyan. Nakita rin si Gabi. Gabi na, ispata na rin. May pang debuff naman na siya nung track. Dahil pag level 15 yung Primal Beast, meron ka nung debuff yung debuff yung uproar. Mm-hmm. Kasi nakakainis. Tapang masyado ng BH eh. Mukhang dederecho pa nga ulit dito. Natsumi. Ayan na naman. Kukuha na naman po siya rito. Ng objective. Yan, eh. Habang si Raven malayo ang ninanakawan. Oh, kinop niya rito. Itong life stealer. Kaso pumasok sa kanya. Sabay lumabas lang si Natsumi. Sinakal dito si Natsumi, ha? Uy, sinwap na nga lang. And pasok lahat sila rito sa may arena. Pero BKB by Gox, walang namamatay. Side ng Blacklist sa ngayon. Pero lahat tataniman na yata. And Teams, kakabayback lang nito. Mamamatay na naman. BKB by back. Lahat umuuwi. Yun na naman yung mga toss. Oh, tinatrack lang sabay toss. Yung pera, yung damage. Ang sakit kung ano-ano na yung nangyayaring kalokohan dun sa Blacklist dun. Walang namamatay okay sa kalaban. Okay naman yung attempt eh. Okay yung attempt eh. Parang binate na nila si Raven. Alam naman niya kasi na makukuha niya yung life stealer eh. Kaso pumasok eh. Mm-hmm. Problema din eh. Pinahatak si Gabi. Walang BKB to. Paano makakaligtas yan? Boy pata. Kaya pa yata. Escape mo na makamatay. Ang ganda nung shackles si Abed. Pero si Bak, makakatakbo ba? Siya yung pinupuntirya dito mga sir. Eh sinakal nila. Si Batrider? Etong Batrider. Pwede shackles na matay. Naman, ayun na matay. Oh, malalaban ba si Natsumi? Nalaban mga sir. Eh si Gabi yung kanya binabalatan dito nakapag-rage. Mamamatay din si Gabi. Wala siyang buyback. Nag-struggle TV itong si Carlo. Ay, na-spear pa si Raven. Nagla-lifesteal lang si Natsumi. Buhay pa din. Yung lifestealer ng Raven. Kakayanin niya. Mapapatay niya rito itong lifestealer. Pero ang tanong, kaya niya ba itong buhay, si Mac? Buhay. May lifestealer. Kaya naman daw. So, nakadepensa kahit pa paano itong Blacklist rivalry. So, pwede. Namatay yung lifestealer, guys, eh. Kasi may padating na naman silang problema dito, Loy. Mabubuhay lahat ulit itong Geek Pub. Pwedeng palabas na si Roshan yun sa timer na nakikita natin na yan. Mm-hmm. So, ano kailangan independent ng Blacklist yun. Kung ibibigay lang nila din yung Roshan dito, parang wala silang gagawin pag umangat ulit si lifestealer, eh. O, ganun na lang naman, sila. No? Pero 44 seconds, malalaman natin kung gano'ng katagal yan. Silver Edge. Para dito kay Raven. Shadow Blade yung kanya binuo. Maganda naman yung Silver Edge dahil pwede kang makapag-break. Ang ayoko lang ngayon yan sa Morphling dahil wala na critical yan eh. Mm-hmm. Di naman na crystallis yan eh dahil ngayon crystallis nilagay na sa kanda eh. So kahit parang ma-break mo yung isa, pwedeng hindi ka pa rin dumamage ng matindi. Maganda naman talaga dahil lifestealer, kailangan ma-break mo yan. Si Mars, pwedeng ma-break mo din yan. Mm-hmm. Naku, Didi. Okay, buti sila yung nakakuha daw. Okay. Morphling ang nakakuha ng Didi. Parang kapag kay BH pa yun, tapos pinap lang, tinostos lang kayo. Annoying yun, ha? Pero mukhang yun nga lang ang goal dito ng Geek Fam sa ngayon is yung Roshan. Sure, hihintayin. Yeah. And mabilis lang, guys. Dahil 33 seconds, lalabas na yung Roshan. So, ibig sabihin, sa may baba talaga yan. And Blacklist. Alam naman nila. Alam naman ng Blacklist, eh. Ang problema lang dito, alo, syempre, as long as walang nagpapakita sa kanila sa mid. Tinan mo, kumuha na kagad sila ng area. May wards sila dyan. Inunahan so, magkaka-breakan. Parehas. Alam na nila. May naglagay daw ng wards. Pabak na konti itong Geek Fam. Kukuha na naman sila ng mapa dyan. And then Hex, kinamit na rito kay Gabi. Uunahan nila kagad dyan. Pero yung arena, nagamit na. Ganda ng arena dun sa may gitna. Walang madami dyan si Abed. Ako po, delikado siya rito. Naipit si Abed. Una siyang mamamatay Raven. Kailangan niya na rin tumakbo. Namatay na rin dito itong si Teams. Inisa-isa is sila ron. And pwede na mag-Roshan. Itong side ng Geek Fam. Or, diretso na yata ito. Wala na nag-check ng Roshan dito, guys. Diretso na sila sa may bottom lane. Gusto na nilang tapusin. Hindi, parang pwede kang magpa-force buyback eh, kung sakali. Mas okay. Safe talaga yung mag-Roshan ka na. Dahil alam mo naman yan, parang pang-endgame mo yun eh. Mm-hmm.
Pero ito mukhang talagang nila, diretso. Alam din nila na pwedeng hindi mag-buyback eh, oh, mm-hmm. Base sa timer. And saktong-sakto na yata yung 11 seconds, guys. Kaya nilang bumasag ng tower. Pero with that 45, mapipigilan yung pagbasag dito ng Geek Fam. Ano mapipigilan? Ano? Diretso pa rin yan. Diretso pa rin yan? Diretso pa nga. Nandyan na eh. Uh-huh. And nag-smoke na yung dalawang support. Let's see. Pumasok na rin dito kay Cox. Mukhang patakbo sila lang dyan. May napiping. Teka, may piniping ha? May piniping-ping-ping-ping sila. Ano ba yun? Manok ba? Manok ba yun? O ward? Ward lang. Sentry. Magsiset-up. Op. Pinipeki nila. Grabe no, no. Parang hindi bumawas yung double bomb na yun. Oh, dahil sa infest, no? Oo, walang damage. Eh, nakaabang sila rito. Tingnan natin, Cox. Pinipeki nila. Kunyari, nagro-rush na sila. Halo, ito na yun. Ito na yun. Eh, naka-smoke din dito ba? Yung blacklist. Ang tanong, alam ba ng blacklist to? Ayun nga eh, naka... Uh-oh! Mahuli si Gabi! Si Raven! BKB magagamit ni Raven! Mamamatay! Guys, Pir, mamamatay! Hindi nakapag-ship yata yun! Nakapag-ship siya! Talagang hindi lang kinahir yung damage! Masyadong masakit! And Gabi, Delegado, mamamatay na rin siya dyan! And GG! Itinawag na! Leg- perfect Dota! Iskadi na rin kasi si Life Stealer, alo eh! Ayun, so talagang napulit na si Morphling doon nung number siya eh. Isang malinis na Dota for Geek Fam. Parang ganito rin yung grand finals natin nung ESL 1. Game 1 nanalo. Game 1, binalagbag talaga. Isang durug. Teka, laro taya ka ako. Reverse sweep. Reverse sweep ka? Blacklist, reverse sweep. Ayun, nag-reverse sweep daw. Pero 37-11. 34-34. 34 minutes, 34 seconds. Tinapos. Hindi, nabigla rin sila dito. Feeling ko parang... Una sa lahat, nabigla sila dun sa drop and potential. And ang sakit na nangyari sa blacklist, dalawang sideline durog eh. Oo nga eh. Alam mong imbalance, na naman eh, no? Imbalance yung nangyari dun sa so, dalawang sideline. Tapos yung atake pa nila sa gitna, eh naging feed pa. So after mangyari yun, disaster na talaga. Pero tama ba? Kita mo, 4-1 and 4 si Raven. So hindi naman siya masyado namatay. Doon lang yung huling game. Hirap talaga lang siya sa CS. Hindi lang talaga siya makapag-farm. Oo. Okay. 0-14 si Teams. Abed 3-8. Carlo, 1-7, 3-7 si Gabi. Napaghandaan yung chain drop ng blacklist dito. Isa yun. Ito yung talagang pumatay na pumatay sa kanila, yung Bounty Hunter with 17 kills. And isang beses lang namatay na itong si kahit sino, walang mag-expect ng gantong drop eh. Ikaw ba, makita mo yung kalaban, nag-pick ng Batmars, BH, tapos may Lifestealer. Tapos may Bounty Hunter ba yun? Oo nga eh. Diba? Parang surprisingly din na nakabigla ba? Kaya minsan kapag kaganto yung mga approach ng mga team na biglang nagiging weird, parang nung nakaraan, yung biglang nauso yung Necromid. Oo. Di ba? Parang pag nakita natin, alam mong silat na yung game eh. Mm-hmm. Parang ganito yung nangyari and, dito eh. And mukhang yung Geek Fam, hindi nga nila binan yung chain eh. So, ready sila doon. Giniboy talaga nila, feel ko. Binatan lang agad, yung bilis nga eh. Pag-apick ng chain, autobat. Autobat, no. And ayun na nga, guys, tapos na yung ating game number one. Best of three naman ito. Tingnan natin kung makakabawi ba yung Blacklist Rivalry. Pero sino ba ang ating MVP dito of the game? Walang iba, kundi si Mac sa kanyang Bounty Hunter mid. 17 kills, isang beses lang namatay. And meron siyang 10 assist. Grabe yung kanyang GPM dito. Ninakaw niya lahat ng gold. Parang, nung Blacklist Rivalry. Parang GPM ng Alchemist yan, ha? Kasi sa nangyari, ha? And ayun na nga, guys. So, isang mabilis na break lang. Pagbabalik natin, Geek Fam and Blacklist Rivalry game number 2. Huwag po kayong alis. We'll be right back, mga sir.